Nakakatuwa din na kinakausap tayo ng mga ibang lahi sa sarili nating lingwahe, lalo na kapag ginagamitan nila tayo ng mga common expressions natin, katulad ng magandang umaga, magandang hapon, mag-ingat ka, at marami pang iba. Sa maikling video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano mo sabihin sa salitang Arabic ang mag-ingat ka. Kung ikaw ay currently nagtatrabaho sa Middle East o mga bansang Arab, or interesado ka na makapagtrabaho dyan someday, makakatulong sa iyo ang video na ito. Ahlan wa marhaban bikum. Welcome everyone. Maraming paraan para sabihin ang salitang mag-ingat ka. Pili ka lang sa mga babanggitin ko. Una, pwede mong sabihin, arjuka i'tani binafsika. Arjuka i'tani binafsika. Pangalawa, i'tani binafsik. I'tani binafsik. Pangatlo, ihris ala nafsika. Ihris ala nafsika. Pang-apat, simply say, ihris daiman. Ihris daiman. Pang-lima, kun hadiran. Kun hadiran. Pang-anim, entabi. Entabi. Pang-pito, and this is the last one, bil-afia. Bil-afia. Pag sinabihan ka, ma-salama o goodbye, sumagot ka, bil-afia. Be safe. So itong mga nabanggit ko ay nangangahulugan na mag-ingat ka, ingatan mo ang sarili mo. Ayan, so pwede kang pumili ng isa sa mga ito. Kung meron kang ginagamit na sariling salita na ang ibig sabihin ay mag-ingat ka, pwede mo pa rin namang gamitin yan. Yes. Pero kung wala, pwede kang pumili sa mga nabanggit natin. So kahit hanggang dun lang muna tayo, I hope makatulong sa'yo ang simpleng video na ito. Kung meron ka pang gustong malaman, i-comment mo lang sa baba para magawa natin ng panibagong content. Maraming salamat din nga pala sa pag-like at pag-share ng video na ito sa iba. Sa muli, maasalama.